We Christians have a very special heritage. Christians are descendants of Abraham. Christians are children of the King. Christians are conquerors of the world. Christians are heirs of God. Tagapagmana ng Diyos, tagalupig ng daigdig. Yet, many Christians behave like beggars. Many Christians think like beggars. And many Christians live like beggars. Marami mga Kristiyano nakakalimutan kung sino sila, kung ano sila dapat, kaya kumag-isip para mga pulubi, kung kumilos para mga pulubi, at kung mamuhay para mga pobre. We're going to discuss that may sound new to some people. But Christians have to realize their heritage and they have to live according to that heritage. Kiss your poverty mentality goodbye. Heavenly Father, may you be the focus of our worship today. Lord, if there's anything, anyone, any reason at all that will take our attention away from you in the name of Christ right now, we submit it at your feet. And we ask you, Lord, to consecrate us, separate us from the world, separate us from our thoughts, separate us from our selfish nature, and let us focus on you and have unity with you. Welcome us into the Holy of Holies. We look into the veil, into your holiness, O God. Reveal yourself to us. Let your spiritual truth be turned into pieces of information that we can understand. You know how you made us. You know what we can understand and what we cannot. So we ask you to bless us. Lift us up to higher grounds so we can see you. And in the name of Christ, we bind the spiritual enemy. We forbid all works of darkness to influence us, to affect us, to surround us. We break you, strongholds of evil, in the name of Jesus Christ. And we welcome you, dear Holy Spirit. Minister unto your people. We love you. We seek you, but we cannot see you apart from your help. So teach us. Open our spiritual eyes so that we can have seeing eyes. Open our spiritual ears so we can have hearing ears. Open our hearts, our minds, and let ourselves be your temple. Lord, speak to your people. You are the true speaker. Bless all of us. Glorify yourself. Accomplish the purpose for which you gathered us today. And in the name of Christ, if there's anyone here that resists your word, we release him or her through the power of the blood of Christ. Let our hearts be fertile grounds for your words, where they will grow and bear fruit. Take delight in your people. Sit on your throne of power. Take over, O God. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Ano po bang ibig sabihin nitong poverty mentality? Mahirap po sigurong i-define ang ibig sabihin ng poverty mentality. Sabihin natin, how the poor think. But let's take a glimpse into how this manifests in our lives. Ano po ba ang mga manifestation at mga palatandaan that we are thinking like poor people? Alam niyo po, hindi kapintasan maging mahirap, pero definitely hindi rin karangalan na maging mahirap. We should be set free, if not from material poverty, from poverty mentality. Because we are children of the King. What is the number one sign of poverty mentality? Masasabi natin, meron pala akong mentality ng mga pobre. Na hindi naman bagay sa akin dahil anak ako ng Diyos na mayaman. Una, excessive fear of rejection. Takot na ma-reject. Takot na hindi ma-in. Takot na hindi ma-approve. Kaya kung ano ang gagawin para lang siya maging katanggap-tanggap. People with poverty mentality volunteer to be inferior so as not to threaten other people. Sila na mismo nagsasabi, oh, sige, alilain mo ako, dustain mo ako, gawin mo akong trapo, sige na. Maging katanggap-tanggap lang ako sa'yo. People with poverty mentality accept positions of inferiority though their skill, their talent, or their situation can give them a better position. Tinatanggap nila. People with poverty mentality allow themselves to be trodden underfoot, tapak-tapakan, going trapo, all to be accepted and liked. Many people have accepted that they are low and so they are resigned to a lowly state. Kahit kailan, sila na mismo ang nagvo-volunteer na magpakadusta at magpakahamak. Kaya yun naman mga taong hindi naman sila balak hamakin, nagkaka-ideya, hinahamak tuloy sila. Dahil sila na ang kauna-unahang nagsasabi at nag-a-advertise, hamakin ninyo ako. Alilain mo ako. Abusuhin mo ako. Sige, pagtrabahuhin mo ako ng walang bayad, okay lang. Murahin mo ako. Paggalitan mo ako, okay lang.
Is this how the children of the king should behave? There is a great miseducation among Christians. Malaking mental damage sa mga Christians ang misunderstanding of the Beatitudes. Yung sinasabing blessed are the poor in spirit. Ang pinag-uusapan doon ay poverty in spirit, not poverty materially. Kahit po kailan, hindi naging pagpapala ang kahirapan. Poverty has never been and will not be a blessing. Kasi sabihin natin, mabuti na yung mahirap tayo, malapit tayo sa Diyos. Mahirap naman kasing maging makadiyos kung ikay mayaman. Lalo po siguro mahirap maging makadiyos kung tayo mahirap at walang makain. People steal, people go into prostitution, people do all kinds of sinful things because they are poor. Pakonsuelo de bobo ng mga kapwa ko mahirap na sabihin, mabuti na yung mahirap malayo sa tukso. Sino may sabi na isinampay nga ng kapitbahay na tutukso kang nakawin dahil wala ka nun? Baguhin natin yan. Pag sinabi sa Bible na, blessed are the poor in spirit, ibig sabihin nun, those that consider their spirituality too poor that they cannot deserve going to heaven. Therefore, they have to rely on a Savior. That's why they are blessed. At sino yung rich in spirit yung sinasabi, aba, mabuti na ako, hindi naman ako smuggler, hindi naman ako masama. Kayo na lang ang mag-Bible study, I'm okay. Yun po ang tinatawag na rich in spirit, kaya hindi sila mabe-bless. Pero pag sinabing poor in spirit, people that consider themselves so spiritually poor that they can never, ever deserve heaven. Therefore, they will need a Savior. Kaya sila nabe-bless. Another misconception, blessed are the meek, for they will inherit the earth. O kaya meek ako, mapagpakumbaba, sige, do anything. The Beatitudes, 3/4 of them have something to do with salvation. And to say, blessed are the meek, hindi po yun yung nagpapaapi. Hindi yung binabatok-batukan na nakangiti pa. You are meek to God when it comes to salvation, that you are not proud, you are not self-righteous. Sa salvation ang pinag-uusapan sa mo, ay bawa ko, ay, hindi ko kaya yan, meek ako dyan, wala akong pwedeng ipagmalaki. You can be blessed because then you will realize that you cannot be saved on your own. Therefore, you will rely on Christ. But then, brothers and sisters, Beatitudes is not our lesson. But I only like to emphasize this because so many Christians have been so grossly miseducated on the meaning of the Beatitudes that they have thought that poverty has become a virtue. 1 Peter 2:9 to 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Namnaminin niyo po ang sinasabi nito. Ang mga anak ng Diyos ay mga piniling lipi, mga bughaw na dugo, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, and they declare the glory of the Lord. Titingnan mo palang ang itsura nila, titingnan mo palang ang kinakain nila, titingnan mo palang ang buhay nila, napupuri mo na ang Diyos nila. Kaya paano naman mapupuri ang Diyos natin kahit tayo sumusuka ng dugo at wala tayong maibili ng gamot? Paano mapupuri ang Diyos natin kung gumagapang tayo sa hirap at sa lusa? Sabihin na iba, ayan ba ang ginagawa ng Diyos mo sa'yo? You know, brothers and sisters, we have been so grossly miseducated by several schools of thought. Yung schools of thought ng Christianity na sinasabing, you must suffer, you must be poor, you must be this, you must be that. That's a lie. Christians have a royal heritage. We are to be kind, but we are not to be dumb. Be polite, but do not be a doormat. You do not permit yourself to be insulted and debased and trampled upon. Hindi natin pinapayag-payagan na tayo tapak-tapakan at dusta-dustain at durug-durugin. How do we do that, Christian? Not by being proud, not by fighting back, but by being good at something. Be excellent, be useful. Kapag tayo mahusay kang manahi, mahusay kang magganchilyo, mahusay kang mag-engineer, mahusay kang trabahador, useful ka, kailangan ka ng society, hindi ka maaaring ganun-ganunin lamang. Ang mga taong walang pakinabang, sila siguro yung kahit na anong gawin sa kanila, they have no choice but to be nice because they are dependent. That's why Christians are not to be dependent. Habang may lakas na nasa ating katawan, nasa ating mga ugat, dapat tayo nagtatrabaho. Kumikita, making wealth. Mana ng mga Kristiyano ang mundo, hindi ng mga hindi mananampalataya. So be good at something. Be excellent. So you will not need to be a clown or a mascot to be accepted. Kapag kayo'y mahusay, hindi nyo kailangang magpakaaba para kayo matanggap. Stop this poverty mentality. Another indicator of poverty mentality is excessive fear of want.
yung takot sa gutom. Takot na takot mawalan. Takot na takot na walang pera. That's poverty mentality. You know why? Because the poor have experienced how it is not to have money. And they're afraid of it. Always worried about not having enough provisions. Meron pong mga batang lansangan, mga street children, na sinagip ng ilang mga institusyon na nag-aalaga sa mga ito. At sila po'y itinira sa mga maayos sa mga tahanan. Alam niyo po ang napansin ng mga nag-aalaga pag naghahapunan sila, grabing kumain yung mga street children as if there is no tomorrow. Talagang bundak na talaga sila. At hindi lang yan, kinukupit-kupit nila yung mga pagkain, tinatago nila, dinadala nila sa kanilang mga higaan. At nakita ito ng mga nag-aalaga. Sabi, bakit naman gumukuha pa kayo ng mga pagkain? Eh bukas ng umaga, pagising nyo, almusal na. Kasi alam nyo, natatakot sila na bukas ng umaga, wala nang pagkain. Sapagkat napakarami ng mga umaga ang dumating sa kanilang buhay na walang pagkain. Wala silang pananampalataya na bukas may pagkain, kaya gumagawa sila ng paraan. But this is poverty mentality. Ano yung tinatawag nating rich mentality? Not having so much, but believing that there will be. Because God provides. Ang mga tao na masyadong natatakot magipit, natatakot mawalan, anong nagiging epekto? Paano natin malalaman na meron pala tayo ng ganung excessive fear of want? Sa pagbibigay, masyado tayong kuripot. When you give to the church, konti lang. May practical. Paano tayo? Ganon. Yung iba nangangailangan, ay hindi pwede, paano tayo bukas? Hayaan mo siya, kanya-kanya talaga yung kayod. In giving to self also, hindi rin mapagbigay dahil laging natatakot na mawalan. Ang people with poverty mentality are never happy until they see something in the cabinet na pangbukas. Walang faith. Hindi nyo kailangan maging mayaman para mawala ang poverty mentality. We only have to have the rich mentality. Rich in the Lord. Believing that the Lord will provide. Yung iba po, dahil sa kanilang poverty mentality, hindi sila nagiging mabait. Hindi sila nagiging palabigay sapagkat wala silang ginagawa kundi i-secure yung bukas. Nagigituloy madamot ngayon. Another essence of poverty mentality, nakikita natin in taking and in receiving. Laging harimunan. Ang mga tao na may poverty mentality, laging naghaharimunan. Laging gustong makalamang. Laging taking advantage. Laging may kupit, may pasobra, may balot. Huwag na huwag mong mai-assign sa church party o sa church gathering o sa malaking gathering, huwag mong mai-assign sa kusina at nakakatiya ka, hindi pa tapos ang handaan, may nakabalot na sa mga bayong-bayong dyan at iuwi na niya yon. That's poverty mentality. This is the mentality of the poor. Laging, naku, baka magkaubusan na, ma-safety na ito. Kaya tuloy, handaan pa, wala nang mailabas yung pala kung ano-anong balot na yung mga nakatago doon. This is poverty mentality. Laging gusto may pasobra, may balot, may kupit. Laging gusto, discount. Christian ka naman, ikaw naman ang nagtitinda sa akin ng insurance ko. Alam ko naman, malaki ang commission niyan eh. Discount na lang. Bumibili sa mga tindera, ayaw nang kumita ang kahapwa. Sobra naman tao, gabi na, ibibigay na niya yan. Mabubulok yan eh, ibibigay yan, sige. Tatawaran ng husto. This is poverty mentality. Ako muna bago ikaw, mabuhay ako, mamatay ka, hindi bale, mabuhay lang ako. Makatipid lang ako, di bale, hindi ka na kumita. Mga Kristiyano, tigilan niyo ang kahihingi ng discount sa kapwa Kristiyano. Ha? Kapag kayo'y bumibili sa kapatiran, nagtitinda dyan ng tusino, bayaran niyo ng buo. Huwag niyong barat-baratin. Pag bumibili kayo sa kanya ng damit, hayaan niyo siyang tumubo. Let your brothers and sisters be prosperous. And in the process, the church will be prosperous and everybody will be prosperous. Hindi bagay sa mga Kristiyano yung hingi ng discount. Alam mong kikitain niya, hinihingi mo pa, dugo na niya, iniistro mo. When you want services, you pay in full. When you want something, pay. If you don't want to pay, don't get it. But thou shalt not covet. To want it and not to be willing to pay for it. Poverty mentality, laging humihingi ng dagdag. Dagdag naman. Sige pa, konti pa. Ibigay mo lang sa akin ang buhay mo. Huwag ka nang kumita. This is poverty mentality. Pag binaligtad po natin yan, sino yung mga merong rich mentality? Well, you may not have a lot, but you pay in full and you have dignity. And you don't ask for excessive discounts. Kung talagang may offer, okay lang, and you have dignity. You know, there is the rule in life. The world gives back to you what you give to the world.
ibinibigay sa inyo ng mundo ang ibinibigay niya sa mundo. Bumabalik lamang. Kaya yung mga taong ubod ng kuripot, at napakarami na akong tao nakitang saksakan ng kuripot, hanggang namatay naman kuripot, hindi pa rin guminhawa. Mga taong napakahilig mang lamang, lagi na lamang nakakaisa ng kapwa, pero nakagapang pa rin sa hirap. Because if you behave like a poor man, you will always be poor. There is an unseen power, an energy, a truth that is difficult to comprehend. Pero kung ano ang trato niyo sa sarili ninyo, ganun ang nagiging trato sa inyo ng mundo. So if you are generous, the world becomes generous to you. Somehow the Lord finds a way of giving back to you what you give to the world. But what you take from the world, the Lord finds a way of taking it from you. Because the law of the universe and the law of God is perfect balance. Balance. When you give, you receive. When you take, it is taken from you. The law of balance. Excessive fear of want also shows in lifestyle. Laging pala daing. Yung may mga pobre mentality, daing ng daing. Ngayon, kahit ako poor, kung wala akong poor mentality, hindi ako daing ng daing. Nakakatakutan tuloy. Ito na naman si Indaing. Ito na naman si ano-ano naman kaya idadaing nito. Ano na naman kaya ang mga hirap at mga kalbaryo ng buhay na ibubuntun niya sa akin ngayon? Makaalis na nga. Hindi dapat pala daing ang mga Christian. If you are carrying a cross, carry it with dignity. Carry it quietly. Kung wala kang hikaw, di wala. Hindi, buti ka pa, maraming hikaw. Ako nga, wala eh. Wala mala nagpapahiram sa akin. Eh kung wala ka magtiis, you may be poor. But if you don't have poverty mentality, people respect you. Hindi pala daing. Laging nakaparinig. Ang sarap naman ng pagkain niyo. Buti pa kayo. Mabuti pa, sabihin mo lang paingi. Diretso na. Kasing paligoy-ligoy ka pa. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Yun ang yung mga may poverty attitude. Laging nakatanghod sa kapwa. Covetous. Always desiring what they do not have. If you don't have it, then be happy with what you have. You may not be rich, but you feel rich. And it's nice to feel rich, even though you may not really be rich. Because you know that there are many rich people that feel poor. Kahit may mga millones, hindi pa rin kontento, gusto pa rin marami pa rin millones, they are poor. Being rich or poor is in the mind. And we have to conquer that mind. Roman said, be transformed by the renewing of your mind. In lifestyle, people with poverty mentality, palaasa. Laging nakaasa sa iba. Laging nakasandal, pabigat sa mundo. Pabigat sa magulang, pabigat sa kapatid, pabigat sa planetang ito. Hindi nakakatulong, nakakabigat. Hindi dapat ganun ang Christian. Sa church lang, alam nyo kung sino may mga poverty mentality? May church project. Sabi na, yung mayayaman nila mag-donate, mayaman naman sila eh. Yan ang poverty mentality. Kaya ang itinatanong natin, eh bakit sila mayamat, ikaw hindi? Siguro dahil ganyan talaga ugali mo. Because the world gives back to you what you give to the world. Even the Lord says that, give and you will receive. Kung meron na lang gastusan, bakit ang trabaho niya, hayaan mo na siya magbayad. Ang hilig-hilig sumama sa lakaran, gusto piring libre. Mabuti na lang kung pinipilit ka, halika, ililibre kita. Pero kung wala kang pera, manahimik ka. Mag-memorize ka ng verses. Hindi yung lagi ka nalang nakaride on, laging free ride, free ride, free ride. Malaki naman ang sweldo niya, maliit naman ang sweldo, kaya may lang siyang gumastos. Always coveting what the other person has. This is poverty mentality. Pag pumapasok sa inyan, mga kapatid, op, this is poverty mentality. Hindi bagay sa anak ng Diyos. Malakay 3:10 to 11, bring the whole tithe into the storehouse. Anong result when people tithe? That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, says the Lord. Do you have overflowing blessing? Do you have enough? And if not, siguro hindi kayo nagtatithe. Kasi hindi naman mapagbiro ang Diyos. Hindi naman siya sinungaling. Sabi niya, give your tithe and prove me. If I will not open the gates of heaven, kung hindi ko bubuksan ang langit at buhusan kayo ng kutakot-takot na pagpapalang, hindi magkakasya sa inyong mga lalagyan. Kaya meron ba kayong mga pagpapala? Kung wala, ay baligtarin niyo yung verse. Siguro hindi kayo faithful. Because if you are faithful, the Lord is faithful.
Sabi, bring the tithes into my house so that there may be food in my house. Eh, sino ba naman ang nasa house of the Lord kundi tayo rin? Eh, di tayo rin ang kakain ng food na yon? Hindi naman siya. Many churches are poor because their members are poor givers. And if the church is poor, wala ding food on the table. Konti lang lesson, konting feeding. Eh, kasi wala naman. Hindi naman ma-afford ng church. When the people support their church, they actually support themselves because it is their church. You can never really give to God because God doesn't need anything. The Lord only likes to get so He can give it back manifold. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, tayo po ba ay nabubuhay ng sagana? Yung sagana, hindi nakukuha sa bilang ng dami ng salapi. Paano natin na i-enjoy ang whatever we have? Yun ang kasaganaan. Masagana ba kayo or not? Kasi kung hindi kayo masagana, siyasatin niyo inyong sarili. Baka hindi kayo matapat. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Sabi niya, bring your tithe and prove me. Pero may mga poverty mentality, kulang na nga, magtatay pa tayo. Yan ang poverty mentality. Hindi magtiwala sa Diyos na bukas may pagkain pa. Kaya yung mga pagkain ngayon, babaunin pa, itatabi sa higaan nila dahil baka bukas, wala. Bukas, pagising nila, panis na yon. Iniipis na yon, dinadaga na yon, madadamay pa sila. Para pong mga anak ng Israel nung nasa desert, the Lord would make manna rain down, yung mga ginagawa nilang tinapay. At yung iba, sigurista, sabi na, ang kunin nyo lang, yung kaya nyong kainin maghapon, yung iba, isa, paano bukas? Nagtatabi. Yung inaamag, nabubulok, inuuod, yung lahat ng sobra na itinatago nila. Because the Lord likes them to be dependent on the Lord to exercise faith. Wala ba po akong nakitang tao who is faithful in giving na talagang nakasalat-salat at nagkapeste-peste ang buhay? Manibang na lang na siya ay si Job. And if that's the case, then it's a trial and it will pass. But the Lord is faithful, hindi naman siya nagbibiro. Sabi niya, floodgates of heaven will be opened. Alam niyo po yung mga floodgates, parang sa dam. Kung merong mga dam, may tubig dyan, may harang. Pag binuksan yung harang na yon, biglang lalabas ang tubig. Yun ang floodgate. At ganun ang picture na ibigay ni Lord. Bigla na lamang aapaw at bigla na lamang aagos ang kutakot-takot na pagpapala na kung saan-saan ang gagaling, hindi natin alam. Now, the blessing of the Lord does not have to come in the form of cash. Alam niyo po ba ngayong umaga na binigyan kayo ni Lord ng regalo na siguro at least 50,000? Meron siguro 3 million. Meron siguro 1 million. Ibinigay sa inyo ngayong umaga. Alam niyo kung paano? Kaya nasunog ba ang bahay niyo ngayong umaga? Hindi. That's worth it. Magkano ang halaga na inyong kalusugan na pagpunta niyo dito, hindi kayo nasagasaan ng 3 pison? Na kung nagpa-repair kayo ng mga buto-buto niyo kung ano-ano, daan-daang libo ang gagastusin. Did you know that the Lord gave you that today by sparing you from a lot of financial disasters? That by giving you health, the Lord is giving you wealth? Isang pagkakasakit lamang sa isang pamilya ay maaring malumpo ang finances ng isang pamilya. So yung kalusugan lamang ay napakalaking regalo. Kaya ikaw naman, nasa na yung floodgate? Nasa na? Akala ka ba meron? O, teka, open your eyes. The blessing does not always have to come in the form of cash. But by exempting you from possible expenses, eh daig mo pa ang nabigyan ng pera na nawala rin dahil gumastos ka. Count your blessings. Do not be unfaithful to God. And nagre-reklamo pa tayo. Na nasa? Nakala ka ba meron? Nasaan na? Wala naman siguro ngayon nasunugan ng bahay niya ngayong araw na to. So that's a gift. Every time you go back to your house, na nandun po yung sumo, Lord, thank you. Kung magkano man ang worth ng bahay ninyo. Thank you, Lord, dito sa 6 million worth na ibigay mo sa akin ngayong araw na ito. At pagising mo ulit sa umaga, hindi pa rin nasunog, Lord, another 6 million. How nice. And your health and your wealth, nandun pa rin. And the Lord opens floodgates. But above all that, nagbibigay pa rin siya talaga ng parang bigla na lang umuulan ng pera na hindi mo malaman kung saan ang gagaling ito. Nangyayari yun. Blessings will be poured out that there will be not enough room for it. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay dapat mahirap. Kaya kung mahirap tayo ngayon, ay mag-isip-isip kung bakit. Sapagkat hindi gusto ng Diyos na tayo maging mahirap. Kaya ang Diyos tumikha ng napakaraming papaya sa planetang ito para makain natin, pero unbelievers lahat ang kumakain, yung mga believers, hindi na ma-afford ang papaya. Kaya siya lumikha ng napakaraming magagandang mga beaches para ma-enjoy ng kanyang mga anak. Kung hindi itong mga unbelievers na nag-e-enjoy ng lahat ng mga beach resort sa mundo. At kung may mga anak man ng Diyos doon, mga waiter. Hindi siya lumikha ng napakagandang mga tanawin para ipagkait sa kanyang mga anak. Pero sinong nakakapunta sa mga ito? Mga unbelievers. Hindi siya lumikha ng napakasasarap na chemistry ng pagkain at mga putahe
para lang ipakain sa mga hindi nananampalataya sa Kanya at sa mga sumisira sa Kanyang pangalan. Pero bakit wala sa sikmura ng mga Kristiyano ang mga pagkain ito? Because we have a poverty mentality. It's time for the Christian to rise up and grab this wealth from the hands of unbelievers through honest and hard work. Enough of poverty. We have seen enough poverty in this country. Hindi ba kayo nababagabag? Naku, nakakakita tayo ng mga nasa daan, mga pulubi, mga mahirap. Ay hindi na tayo nahihirapan ng loob dahil sobra na tayong nasanay na tumitig sa kahirapan. Enough of poverty in this country. The Christians will make this country rise when they realize that there's a heritage waiting for them, that there's a heritage that God wants them to take, but they have so reluctantly treated for so long a time. We Christians have a very special heritage. Christians are descendants of Abraham. Christians are children of the King. Christians are conquerors of the world. Christians are heirs of God, tagapagmana ng Diyos, tagalupig ng daigdig. Yet, many Christians behave like beggars. Many Christians think like beggars, and many Christians live like beggars. Marami mga Kristiyano nakakalimutan kung sino sila, kung ano sila dapat, kaya kumag-isip para mga pulubi, kung kumilos para mga pulubi, at kung mamuhay para mga pobre. We're going to discuss that may sound new to some people. But Christians have to realize their heritage and they have to live according to that heritage. Kiss your poverty mentality goodbye. Heavenly Father, may you be the focus of our worship today. Lord, if there's anything, anyone, any reason at all that will take our attention away from you in the name of Christ right now, we submit it at your feet. And we ask you, Lord, to consecrate us, separate us from the world, separate us from our thoughts, separate us from our selfish nature, and let us focus on you and have unity with you. Welcome us into the Holy of Holies. We look into the veil, into your holiness, O God. Reveal yourself to us. Let your spiritual truth be turned into pieces of information that we can understand. You know how you made us. You know what we can understand and what we cannot. So we ask you to bless us. Lift us up to higher grounds so we can see you. And in the name of Christ, we bind the spiritual enemy. We forbid all works of darkness to influence us, to affect us, to surround us. We break you, strongholds of evil, in the name of Jesus Christ. And we welcome you, dear Holy Spirit. Minister unto your people. We love you. We seek you, but we cannot see you apart from your help. So teach us. Open our spiritual eyes so that we can have seeing eyes. Open our spiritual ears so we can have hearing ears. Open our hearts, our minds, and let ourselves be your temple. Lord, speak to your people. You are the true speaker. Bless all of us. Glorify yourself. Accomplish the purpose for which you gathered us today. And in the name of Christ, if there's anyone here that resists your word, we release him or her through the power of the blood of Christ. Let our hearts be fertile grounds for your words, where they will grow and bear fruit. Take delight in your people. Sit on your throne of power. Take over, O God. We seek you in Jesus' mighty name. Amen. Ano po bang ibig sabihin itong poverty mentality? Mahirap po sigurong i-define ang ibig sabihin ng poverty mentality. Sabihin natin, how the poor think. But let's take a glimpse into how this manifests in our lives. Ano po ba ang mga manifestation at mga palatandaan that we are thinking like poor people? Alam niyo po, hindi kapintasan maging mahirap, pero definitely hindi rin karangalan na maging mahirap. We should be set free, if not from material poverty, from poverty mentality. Because we are children of the King. What is the number one sign of poverty mentality? Masasabi natin, meron pala akong mentality ng mga pobre. Na hindi naman bagay sa akin dahil anak ako ng Diyos na mayaman. Una, excessive fear of rejection. Takot na ma-reject. Takot na hindi ma-in. Takot na hindi ma-approve. Kaya kung ano-ano ang gagawin para lang siya maging katanggap-tanggap. People with poverty mentality volunteer to be inferior so as not to threaten other people. Sila na mismo nagsasabi, oh sige, alilain mo ako, dustain mo ako, gawin mo akong trapo, sige na. Maging katanggap-tanggap lang ako sa'yo.
People with poverty mentality accept positions of inferiority, though their skill, their talent, or their situation can give them a better position. Tinatanggap nila. People with poverty mentality allow themselves to be trodden underfoot, tapak-tapakan, gawing trapo, all to be accepted and liked. Many people have accepted that they are low, and so they are resigned to a lowly state. Kahit kailan, sila na mismo ang nagvo-volunteer na magpakadusta at magpakahamak. Kaya yun naman mga taong hindi naman sila balak hamakin, nagkaka-ideya, hinahamak tuloy sila, dahil sila na ang kauna-unahang nagsasabi at nag-a-advertise, hamakin ninyo ako. Alilain mo ako. Abusuhin mo ako. Sige, pagtrabahuhin mo ako ng walang bayad, okay lang. Murahin mo ako. Pagalitan mo ako, okay lang. Is this how the children of the king should behave? There is a great miseducation among Christians. Malaking mental damage sa mga Christians ang misunderstanding of the Beatitudes. Yung sinasabing blessed are the poor in spirit. Ang pinag-uusapan doon ay poverty in spirit, not poverty materially. Kahit po kailan, hindi naging pagpapala ang kahirapan. Poverty has never been and will not be a blessing. Kasi sabihin natin, mabuti na yung mahirap tayo, malapit tayo sa Diyos. Mahirap naman kasing maging makadiyos kung ikay mayaman. Lalo po sigurong mahirap maging makadiyos kung tayo mahirap at walang makain. People steal, people go into prostitution, people do all kinds of sinful things because they are poor. Pakonsuelo de bobo ng mga kapwa ko mahirap na sabihin, mabuti na yung mahirap, malayo sa tukso. Sino may sabi na isinampay nga ng kapitbahay na tutukso kang nakawin dahil wala ka nun? Baguhin natin yan. Pag sinabi sa Bible na, blessed are the poor in spirit, ibig sabihin nun, those that consider their spirituality too poor that they cannot deserve going to heaven. Therefore, they have to rely on a Savior. That's why they are blessed. At sino yung rich in spirit yung sinasabi, aba, mabuti na ako, hindi naman ako smuggler, hindi naman ako masama, kayo na lang mag-Bible study, I'm okay. Yun po ang tinatawag na rich in spirit, kaya hindi sila mabe-bless. Pero pag sinabing poor in spirit, people that consider themselves so spiritually poor that they can never, ever deserve heaven. Therefore, they will need a Savior. Kaya sila nabe-bless. Another misconception, blessed are the meek, for they will inherit the earth. O kaya meek ako, mapagpakumbaba, sige, do anything. The Beatitudes, 3/4 of them have something to do with salvation. And to say, blessed are the meek, hindi po yun yung nagpapaapi. Hindi yung binabatok-batok ka na nakangiti pa. You are meek to God when it comes to salvation, that you are not proud, you are not self-righteous. Basta salvation ang pinag-uusapan sa mo, ay bawa ko, hindi ko kaya yan. Meek ako dyan. Wala akong pwedeng ipagmalaki. You can be blessed. Because then you will realize that you cannot be saved on your own. Therefore, you will rely on Christ. But then, brothers and sisters, Beatitudes is not our lesson. But I only like to emphasize this because so many Christians have been so grossly miseducated on the meaning of the Beatitudes that they have thought that poverty has become a virtue. 1 Peter 2:9 to 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Namnaminin niyo po ang sinasabi nito. Ang mga anak ng Diyos ay mga piniling lipi, mga bughaw na dugo, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, and they declare the glory of the Lord. Titingnan mo palang ang itsura nila, titingnan mo palang ang kinakain nila, titingnan mo palang ang buhay nila, napupuri mo na ang Diyos nila. E paano naman mapupuri ang Diyos natin kahit tayo sumusuka ng dugo at wala tayong maibili ng gamot? Paano mapupuri ang Diyos natin kung gumagapang tayo sa hirap at sa lusa? Sabi na iba, ayan ba ang ginagawa ng Diyos mo sa'yo? You know, brothers and sisters, we have been so grossly miseducated by several schools of thought. Yung schools of thought ng Christianity na sinasabing, you must suffer, you must be poor, you must be this, you must be that. That's a lie. Christians have a royal heritage. We are to be kind, but we are not to be dumb. Be polite, but do not be a doormat. You do not permit yourself to be insulted and debased and trampled upon. Hindi natin pinapayag-payagan at tayo tapak-tapakan at dusta-dustain at durug-durugin. How do we do that, Christian? Not by being proud, not by fighting back, but by being good at something. Be excellent. Be useful.
Kapag tayo mahusay, mahusay kang manahi, mahusay kang magganchilyo, mahusay kang mag-engineer, mahusay kang trabahador, useful ka, kailangan ka ng society, hindi ka maaaring ganun-ganunin lamang. Ang mga taong walang pakinabang, sila siguro yung kahit na anong gawin sa kanila, they have no choice but to be nice because they are dependent. That's why Christians are not to be dependent. Habang may lakas na nasa ating katawan, nasa ating mga ugat, dapat tayo nagtatrabaho. Kumikita, making well. Mana ng mga Kristiyano ang mundo, hindi ng mga hindi mana ng palataya. So be good at something. Be excellent. So you will not need to be a clown or a mascot to be accepted. Kapag kayo'y mahusay, hindi nyo kailangang magpakaaba para kayo matanggap. Stop this poverty mentality. Another indicator of poverty mentality is excessive fear of want. Yung takot na takot sa gutom. Takot na takot mawalan. Takot na takot na walang pera. That's poverty mentality. You know why? Because the poor have experienced how it is not to have money. And they're afraid of it. Always worried about not having enough provisions. Meron pong mga batang lansangan, mga street children, na sinagip ng ilang mga institusyon na nag-aalaga sa mga ito. At sila po'y itinira sa mga maayos sa mga tahanan. Alam niyo po ang napansin ng mga nag-aalaga, pag naghahapunan sila, grabing kumain yung mga street children as if there is no tomorrow. Talagang bundak na talaga sila. At hindi lang yan, kinukupit-kupit nila yung mga pagkain, tinatago nila, dinadala nila sa kanilang mga higaan. At nakita ito ng mga nag-aalaga. Sabi, bakit naman gumukuha pa kayo ng mga pagkain? Eh bukas ng umaga, pagising nyo, almusal na. Kasi alam nyo, natatakot sila na bukas ng umaga, wala nang pagkain. Sapagkat napakarami ng mga umaga ang dumating sa kanilang buhay na walang pagkain. Wala silang pananampalataya na bukas may pagkain, kaya gumagawa sila ng paraan. But this is poverty mentality. Ano yung tinatawag nating rich mentality? Not having so much, but believing that there will be. Because God provides. Ang mga tao na masyadong natatakot magipit, natatakot mawalan, anong nagiging epekto? Paano natin malalaman na meron pala tayo ng ganung excessive fear of want? Sa pagbibigay, masyado tayong kuripot. When you give to the church, konti lang. Practical, paano tayo? Ganon. Yung iba na nangangailangan, ay hindi pwede, paano tayo bukas? Hayaan mo siya, kanya-kanya talaga yung kayod. In giving to self also, hindi rin mapagbigay dahil laging natatakot na mawalan, mawalan, mawalan. Ang people with poverty mentality are never happy until they see something in the cabinet na pangbukas. Walang faith. Hindi nyo kailangan maging mayaman para mawala ang poverty mentality. We only have to have the rich mentality. Rich in the Lord. Believing that the Lord will provide. Yung iba po, dahil sa kanilang poverty mentality, hindi sila nagiging mabait. Hindi sila nagiging palabigay. Sapagkat wala silang ginagawa kundi isecure yung bukas. Nagigituloy madamot ngayon. Another essence of poverty mentality, nakikita natin in taking and in receiving. Laging harimunan. Ang mga tao na may poverty mentality, laging naghaharimunan. Laging gustong makalamang. Laging taking advantage. Laging may kupit, may pasobra, may balot. Huwag na huwag mong mai-assign sa church party o sa church gathering o sa malaking gathering, huwag na huwag mong mai-assign sa kusina at nakakatiyak ka, hindi pa tapos ang handaan, may nakabalot na sa mga bayong-bayong dyan at iuwi na niya yun. That's poverty mentality. This is the mentality of the poor. Laging, naku, baka magkaubusan na, ma-safety na ito. Kaya tuloy, handaan pa, wala nang mailabas, yung pala kung ano-anong balot na yung mga nakatago doon. This is poverty mentality. Laging gusto may pasobra, may balot, may kupit. Laging gusto, discount. Christian ka naman, ikaw naman ang nagtitinda sa akin ng insurance ko. Alam ko naman, malaki ang komisyon niyan eh. Discount na lang. Bumibili sa mga tindera, ayaw nang kumita ang kapwa. Sobra naman tao, gabi na, ibibigay na niya yan. Mabubulok yan eh, ibibigay yan, sige. Tatawaran ang gusto. This is poverty mentality. Ako muna bago ikaw, mabuhay ako, mamatay ka, hindi bale, mabuhay lang ako. Makatipid lang ako, di bale, hindi ka na kumita. Mga Kristiyano, tigilan niyo ang kahihingi ng discount sa kapwa Kristiyano. Ha? Kapag kayo'y bumibili sa kapatiran, nagtitinda dyan ng tusino, bayaran niyo ng buo. Huwag niyong barat-baratin. Pag bumibili kayo sa kanya ng damit, hayaan niyo siyang tumubo.
Let your brothers and sisters be prosperous. And in the process, the church will be prosperous and everybody will be prosperous. Hindi bagay sa mga Kristiyano yung hingi na hingi ng discount. Alam mo, kikitain niya, hinihingi mo pa, dugo na niya, iniistro mo. When you want services, you pay in full. When you want something, pay. If you don't want to pay, don't get it. But thou shalt not covet. To want it and not to be willing to pay for it. Poverty mentality, laging humihingi ng dagdag. Dagdag naman. Sige pa, konti pa. Ibigay mo na sa akin ang buhay mo. Huwag ka nang kumita. This is poverty mentality. Pag binaligtad po natin yan, sino yung mga merong rich mentality? Well, you may not have a lot, but you pay in full and you have dignity. And you don't ask for excessive discounts. Kung talagang may offer, okay lang, and you have dignity. You know, there is a rule in life. The world gives back to you what you give to the world. Ibinibigay sa inyo ng mundo, ang ibinibigay niya sa mundo, bumabalik lamang. Kaya mga taong ubod ng kuripot, at napakarami na akong tao nakitang saksakan ng kuripot, hanggang namatay naman kuripot, hindi pa rin guminhawa. Mga taong napakahilig mang lamang, lagi na lamang nakakaisa ng kapwa, pero nakagapang pa rin sa hirap. Because if you behave like a poor man, you will always be poor. There is an unseen power, an energy, a truth that is difficult to comprehend. Pero kung ano ang trato niya sa sarili ninyo, ganun ang nagiging trato sa inyo ng mundo. So if you are generous, the world becomes generous to you. Somehow the Lord finds a way of giving back to you what you give to the world. But what you take from the world, the Lord finds a way of taking it from you. Because the law of the universe and the law of God is perfect balance. Balance. When you give, you receive. When you take, it is taken from you. The law of balance. Excessive fear of want also shows in lifestyle. Laging paladaing. Yung may mga pobre mentality, daing ng daing. Ngayon, kahit ako poor, kung wala akong poor mentality, hindi ako daing ng daing. Nakakatakot ang tuloy. Eto na naman si Indaing. Eto na naman si ano-ano naman kaya idadaing nito. Ano na naman kaya ang mga hirap at mga kalbaryo ng buhay na ibubuntun niya sa akin ngayon? Makaalis na nga. Hindi dapat paladaing ang mga Christian. If you are carrying a cross, carry it with dignity. Carry it quietly. Kung wala kang hikaw, di wala. Hindi, buti ka pa, maraming hikaw. Ako nga, wala eh. Wala mala nagpapahiram sa akin. Eh kung wala ka magtiis, you may be poor. But if you don't have poverty mentality, people respect you. Hindi pala daing. Laging nakaparinig. Ang sarap naman ang pagkain niyo. Buti pa kayo. Mabuti pa, sabihin mo lang paingi. Diretso na. Kasing paligoy-ligoy ka pa. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Yun ang yung mga may poverty attitude, lagi nakatanghod sa kapwa. Covetous. Always desiring what they do not have. If you don't have it, then be happy with what you have. You may not be rich, but you feel rich. And it's nice to feel rich, even though you may not really be rich. Because you know that there are many rich people that feel poor. Kahit may mga milyones, hindi pa rin kontento, gusto pa rin marami pa rin milyones. They are poor. Being rich or poor is in the mind. And we have to conquer that mind. Romans said, be transformed by the renewing of your mind. In lifestyle, people with poverty mentality, palaasa. Laging nakaasa sa iba. Laging nakasandal, pabigat sa mundo. Pabigat sa magulang, pabigat sa kapatid, pabigat sa planetang ito. Hindi nakakatulong, nakakabigat. Hindi dapat ganun ang Christian. Sa church lang, alam nyo kung sino may mga poverty mentality? May church project. Sabi na, yung mayayaman nila mag-donate, mayaman naman sila eh. Yun ang poverty mentality. Kaya ang itinatanong natin eh, bakit sila mayaman, ikaw hindi? Siguro dahil ganyan talaga ugali mo. Because the world gives back to you what you give to the world. Even the Lord says that, give. And you will receive. So yung meron nalang gastusan, malaki ng trabaho niya, hayaan mo na siya magbayad. Ang hilig-hilig sumama sa lakaran, gusto pirming libre. Mabuti na lang kung pinipilit ka, halika, ililibre kita. Pero kung wala kang pera, manahimik ka. Mag-memorize ka ng verses. Hindi, lagi ka nalang nakaride on, laging free ride. Malaki naman ang sweldo niya, maliit naman ang sweldo, kaya mo lang siyang gumastos. Always coveting what the other person has. This is poverty mentality. Pag mapapasok sa inyo, mga kapatid, this is poverty mentality. Hindi bagay sa anak ng Diyos.
Malachi 3:10 to 11, bring the whole tithe into the storehouse. Anong result when people tithe? That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your field will not cast their fruit, says the Lord. Do you have overflowing blessing? Do you have enough? And if not, siguro hindi kayo nagtatithe. Kasi hindi naman mapagbiro ang Diyos. Hindi naman siya sinungaling. Sabi niya, give your tithe and prove me. If I will not open the gates of heaven, kung hindi ko bubuksan ang langit at buhusan kayo ng kutakot-takot na pagpapalang, hindi magkakasya sa inyong mga lalagyan. Kaya meron ba kayong mga pagpapala? Kung wala, ay baligtarin niyo yung verse. Siguro hindi kayo faithful. Because if you are faithful, the Lord is faithful. Sabi, bring the tithes into my house so that there may be food in my house. Eh, sino ba naman ang nasa house of the Lord kundi tayo rin? Eh, di tayo rin nakakain ng food na yon. Hindi naman siya. Many churches are poor because their members are poor givers. And if the church is poor, wala ding food on the table. Konti lang lesson, konting feeding. Eh, kasi wala naman. Hindi naman ma-afford ang church. When the people support their church, they actually support themselves because it is their church. You can never really give to God because God doesn't need anything. The Lord only likes to get so He can give it back manifold. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, tayo po ba ay nabubuhay ng sagana? Yung sagana, hindi nakukuha sa bilang ng dami ng salapi. Paano natin na-enjoy ang whatever we have? Yun ang kasaganaan. Masagana ba kayo or not? Kasi kung hindi kayo masagana, siyasatin niyo inyong sarili. Baka hindi kayo matapat. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Sabi niya, bring your tithe and prove me. Pero may mga poverty mentality, kulang na nga, magtatalpa tayo. Yan ang poverty mentality. Hindi magtiwala sa Diyos na bukas may pagkain pa. Kaya yung mga pagkain ngayon, babaunin pa, itatabi sa higaan nila dahil baka bukas, wala. Bukas, pagising nila, panis na yon. Iniipis na yon, dinadaga na yon, madadamay pa sila. Para pong mga anak ng Israel nung nasa desert, the Lord would make manna rain down, yung mga ginagawa nilang tinapay. At yung iba, sigurista, sabi na, ang kunin nyo lang, yung kaya nyong kainin maghapon, yung iba, eh, paano bukas? Nagtatabi. Yung inaamag, nabubulok, inuuod, yung lahat ng sobra na itinatago nila. Because the Lord likes them to be dependent on the Lord to exercise faith. Wala ba po akong nakitang tao who is faithful in giving na talagang nagkasalat-salat at nagkapeste-peste ang buhay? Maniba na lang na siya ay si Job. And if that's the case, then it's a trial and it will pass. But the Lord is faithful, hindi naman siya nagbibiro. Sabi niya, floodgates of heaven will be opened. Alam niyo po yung mga floodgates, parang sa dam. Kung merong mga dam, may tubig dyan, may harang. Pag binuksan yung harang na yon, biglang lalabas ang tubig. Yun ang floodgate. At ganun ang picture na ibigay ni Lord. Bigla na lamang aapaw at bigla na lamang aagos ang kutakot-takot na pagpapala na kung saan-saan ang gagaling, hindi natin alam. Now, the blessing of the Lord does not have to come in the form of cash. Alam niyo po ba ngayong umaga, na binigyan kayo ni Lord ng regalo na siguro at least 50,000. Meron siguro 3 million. Meron siguro 1 million. Ibinigay sa inyo ngayong umaga. Alam niyo kung paano? Kaya nasunog ba ang bahay niyo ngayong umaga? Hindi. That's worth it. Magkano ang halaga ng inyong kalusugan na pagpunta niyo dito hindi kayo nasagasaan ng 3 pison? Na kung nagpa-repair kayo ng mga buto-buto nyo kung ano-ano, daan-daang libo ang gagastusin. Did you know that the Lord gave you that today by sparing you from a lot of financial disasters? That by giving you health, the Lord is giving you wealth? Isang pagkakasakit lamang sa isang pamilya ay maaring malumpo ang finances ng isang pamilya. So yung kalusugan lamang ay napakalaking regalo. Kaya ikaw naman, nasa na yung floodgate? Nasa na? Akala ka ba meron? O, teka, open your eyes. The blessing does not always have to come in the form of cash. But by exempting you from possible expenses, eh daig mo pa ang nabigyan ng pera na nawala rin dahil gumastos ka. Count your blessings. Do not be unfaithful to God. Eh nagre-reklamo pa tayo. Na nasa? Nakala ko ba meron? Nasaan na? Wala naman siguro ngayon nasunugan ng bahay niya ngayong araw na to. So that's a gift. Every time you go back to your house, nandun po yung simul, Lord, thank you. Kung magkano man ang worth ng bahay ninyo. Thank you, Lord, dito sa 6 million worth na ibigay mo sa akin ngayong araw na ito. At pagising mo uli sa umaga, hindi pa rin nasunog, Lord, another 6 million. How nice. And your health and your wealth, nandun pa rin. And the Lord opens floodgates. But above all that, nagbibigay pa rin siya talaga nung parang bigla na lang umuulan ng pera na hindi mo malaman kung saan ang gagaling ito. Nangyayari yun.
Blessings will be poured out that there will be not enough room for it. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay dapat mahirap. Kaya kung mahirap tayo ngayon, ay mag-isip-isip kung bakit. Sapagkat hindi gusto ng Diyos na tayo maging mahirap. Kaya ang Diyos lumikha ng napakaraming papaya sa planetang ito para makain natin, pero ang believers lahat ang kumakain, yung mga believers, hindi na ma-afford ang papaya. Kaya siya lumikha ng napakaraming magagandang mga beaches para ma-enjoy ng kanyang mga anak. Kung hindi itong mga unbelievers na nag-e-enjoy ng lahat ng mga beach resorts sa mundo, at kung may mga anak man ng Diyos doon, mga waiter. Hindi siya lumikha ng napakagandang mga tanawin para ipagkait sa kanyang mga anak. Pero sinong nakakapunta sa mga ito? Mga unbelievers. Hindi siya lumikha ng napakasasarap na chemistry ng pagkain at mga putahe para lang ipakain sa mga hindi nananampalataya sa kanya at sa mga sumisira sa kanyang pangalan. Pero bakit wala sa sikmura ng mga Kristiyano ang mga pagkain ito? Because we have a poverty mentality. It's time for the Christian to rise up and grab this wealth from the hands of unbelievers through honest and hard work. Enough of poverty. We have seen enough poverty in this country. Hindi ba kayo nababagabag? Na kung nakakakita tayo ng mga nasa daan, mga pulubi, mga mahirap, ay hindi na tayo nahihirapan ng loob dahil sobra na tayong nasanay na tumitig sa kahirapan. Enough of poverty in this country. The Christians will make this country rise when they realize that there's a heritage waiting for them, that there's a heritage that God wants them to take, but they have so reluctantly treated for so long a time. Masyado na tayong maraming nakitang mahirap. Masyado tayong maraming kamag-anak na mahirap. Masyado tayong maraming kilala, mga kaibigan, mga kapitbahay na mahirap. Kailan pa yan matatapos? Pag ang kayamanan ng mundong ito ay hawak ng mga Kristiyano, na maski mga unbelievers ang naghihirap ay tutulungan nila, dun pa lang ang tunay na kalayaan mula sa kahirapan. The wealth of this planet must be in the hands of God's people. And for a beginning, for a start, kiss your poverty mentality goodbye. Stop thinking, stop behaving, stop living like poor men. And remember our heritage. Sabi ni Lord sa Malakay 3, hindi ko papabayaan na kainin ng mga peste ang inyong mga halaman. Kung ano man yun, kung hindi kayo agriculturist, negosyo, hindi ko papayagan na malaglag ang mga bunga ng inyong mga puno hanggang hindi pa sila hinog. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano yun? This is economics. The Lord is talking about economics. I will make you prosperous. I will make you rich. I will make you wealthy. How many of you will blast kung saan mayaman? Christians must be rich. Because we have a rich God. But Christians, you must be righteously rich, not filthy rich. Fear of want kills generosity and kindness. Kapag ang tao laging sigurista, takot na takot mahirapan, hindi siya nagiging mabait. Wala siyang ginawa kundi magsubi nang magsubi, kumbaga sa sungka. But of course, you don't know sungka kasi you play computers. Wala na silang ginawa kundi magtabi. Kumahig ng kumahig. Hindi na tayo nagiging mapagbigay. Samantalang sabi ni Lord, give. Ano po ang sabi ng Lord's Prayer, Matthew 6:11? Give us this day our daily bread. When the Lord gives you bread that is more than your need for the day, the Lord wants you to give it away to someone. Hindi para itago. Kasi tomorrow's need will receive tomorrow's grace. Ang pangangailangan bukas ay tatanggap ng pagpapala na para bukas. Kaya kung ang pagpapala natin ngayong araw na ito ay sobra-sobra sa pangangailangan sa araw na ito, meron tayong mission na dapat gawin. You know, many people are so selfish. They can close their eyes to the needs of other people because they are thinking of their tomorrow while this brother is dying today. When there's somebody that needs it very much, you say, I might need it tomorrow, but I don't need it now, so have it. Let God take care of tomorrow. Because if we take care of our godliness today, God will take care of us tomorrow. Sabi sa Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Meron akong kilala na napakapalabigay. At sabi ng comment ng ibang kakilala niya, siguro ang yaman-yaman mo, siguro ang dami-dami mong nakaimba, kaya ka palabigay. At sabi niya,
Kung alam nyo lang na talagang wala akong savings, bukas nga wala akong pera eh. Eh, mabigay ka ng bigay. Because that's the way it is. That is the rich mentality. You don't have to be rich to have it. And you don't have to be poor to have a poverty mentality. The Bible said, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. You know why many people are miserable? Because they use today's resources for the problems of a lifetime. Kasi sabi nila, paano naman yung next month? Paano naman yung next year? Ang layo pa nun. Yung grace for today kasi inaalokate mo para bukas, wala ka tuloy ngayon. Yung grace ngayon, para ngayon. Don't get me wrong, hindi naman ibig sabihin wala na kayong savings, wala kayong planning for life. But what I'm telling you is this, and let your spirit judge you. Alam nyo kung may need ang iba, at alam nyo kung ipinagkakait nyo lang yan dahil you are playing figurista. Kung hindi tayo nagkakait sa ating kapwa, hindi magkakait sa atin ng Diyos. Sabi niya, whatever you do to the least of this, you do unto me. Kung ano man ang ginagawa mo sa mga pinakamaliliit na ito, sa akin mo yan ginagawa. At alam niyo po ba ang Diyos ayaw niyang siya may utang? Alam niyo ba ayaw ng Diyos na siya may utang? Kaya oras na nagbigay tayo sa Kanya, binibigay niya agad, marami agad sobra, sapagkat ayaw niyang may utang. Napakasarap magpautang sa Diyos. Yung iba naman ang iniisip, utangan ng Diyos. Kaya laging mahirap at laging nahihirapan. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Jesus Christ. Christian, how can you ignore this verse? Paano tayo maaaring matagal na magbulag-bulagan sa sinasabi ng verse na ito at patuloy na mabuhay sa takot? At patuloy na mabuhay like a poor man and to have a poverty mentality? Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Jesus Christ. Maiksi ba ang kamay ng Diyos? Hindi ba niya tayo kayang abutin? Nagkukulang ba ang mga kayamanan ng Diyos para hindi niya mabigyan ng pangangailangan ng kanyang mga anak? Many people are not able to let God prove Himself because they depend on themselves too much. It's not wrong to be working and to use all of your resources to be productive. But on top of it all, we should only be really be dependent on God. Another manifestation of poverty mentality is excessive fear of big things. And take note of this, tayo mga Pilipino, alam nyo, mahal na mahal ko ang ating lahi, subalit marami tayong mga kapintasan na dapat ding ayusin. Meron tayong smallness mentality. Si Nick Joaquin has a word for it. And I don't like the word that he used for it. Pero meron talaga tayong smallness mentality. Tingnan nyo na lang. At hindi ko pinipintasan ang mga meron nito. Tingnan niyo ang mga sari-sari store. Kaprasong sabon, kaprasong kamote, kaprasong ganito, tindahan na yon. Tingnan ninyo, sa Pilipinas lamang kayo makakabili ng mga tinitingi-tingi-tinging sigarilyo. Tinitingi-tinging mga pumada. Tinitingi-tinging mga mantika. Mga lahat tinitingi-tingi-tingi-tingi-tingi-tingi-tingi-tingi-tingi. Ano to? Blade Hoy, keso yan. Tingi kasi yan eh. At ang mga kapwa naman natin mahirap, habang bumibili ng tingi, lalong naghihirap dahil siyempre pinagtutubuan ang nagtitingi, di ba? And this smallness mentality, na kung may pera hindi ibili ng malaking lata ng gatas, bibili ng mga sachet-sachet na pagtutubuan ng kutakot-takot, lalong naghihirap. Tayo, napakagaling paliitin ang mga bagay. Tingnan nyo kung paano natin napaliit ang sasakyan naging tricycle. Di ba? Kung paano napaliit ang lahat, basta may namatay, makakaasa ka ang kayamanan ng namatay, magkakaputol-putol, magkakahati-hati, magkakaliit-liit. Bakit wala tayo nung big mentality na, oy, tayong lahat tagapagmana, let's put up a corporation and let's make it a family corporation and let's make it big. Hindi! Baka mabuti na, sigurado na, alam mo, ate ko, sweetik yan, hati-hati tayo, baka ako malamangan. Kaya putol-putol, liit-liit, kaya lahat in the end mahirap. Look at the big families of this country. Tingnan ninyo ang mga Zobel, ang mga Ayala, ang mga Lopez, ang mga Madrigal, ang mga Banzon, ang mga Luzuriaga. Tingnan ninyo ang mga pamilya whose names drip with money. Big ang mentality. Imbes hatiin ang kayamanan, pag magpapakasal nga, hahanap pa ng mayaman din. Para pag nagsama sila, mas lumaki ang kanilang kayamanan. Eh kung gano'n na nga ang ginawa nyo, may pag-ibig pa, ano pang hahanapin nyo sa buhay? Pero hindi, mga
smallness mentality. Ay, di baling maliit, basta ako nalang nagmamanage. Kaya tingnan ninyo, don't get me wrong, hindi ito kapintasan, mabuti nga naghahanap buhay, pero tingnan nyo yung smallness mentality. O magtitinda ka ng sampagita, sampung tuhog maghapon, kahit maibenta mo lahat yan, at kahit araw-araw magtinda ka, hindi ka makakataka sa kahirapan. Magtitinda ng konti, bilabila o konting mga saging-saging, konting mga kamakamatis, tayang-tang ka na sa init ng araw, nagkatuyo-tuyo na ang iyong balat, nalanghap mo na lahat ng carbon monoxide sa kalye, ang tinubo mo sa 5 pirasong kalamansi, lugi ka pa pag nagpagamot ka. Smallness mentality. Ang ating mga kababayan ay masisipag. Inihahampas ang katawan sa trabaho, pero walang imahinasyon, kaya mahihirap pa rin. You don't always have to work hard, but you have to work smart. Gamitin ang utak. Kasi sasabihin mo sa sarili ko, o sige, pag ginawa ko itong hanap buhay na to, may pag-asa ba akong makaahon sa hirap? Wala. So therefore, hindi ito dapat ang gawin ko. O kaya hahanap ako ng mga kapwa ko mahirap, magpuputa kami together ng something so that we can all above, rise above our poverty. Pero yan ang ginagawa ng ating sine, ng telebisyon, ng radyo, ng mga magazine. Pinapayagan nila ang mga tao na laging maging mahirap at pinapayagan na lang nila na mabuhay sa mga ilusyon. Kaya kung nagtitinda ka dito, sa Pasay, sa Libertad, o pumasok ka malang sa Cine Rica, kahit malang 2 oras na malamigan ng aircon ng iyong katawan at makita mo si Sharon, isang mahirap na yumaman, happy ka na. Ang bayan na ito, napakatagal. Ang national bird, Maya. Maya. Tatalon-talon, tutukatuka, binabato-bato, Maya. Mabuti na lamang, 2 years ago, pinalitan ng presidente, ngayon, agila na. And you will rise up with wings like eagles. Nakita niyo ang mga simbolo ng ibang bansa, puro agila. Kaya nga tayo, ang bayang ito, nasa mga kuko ng agila. Eh kasi ikaw Maya, titalon-talon, kakanta-kanta. At ganyan tayong bayan na ito. Nahihirapan, kumanta-kanta. Sumayaw-sayaw. Nakita niyo sa TV, sayaw-sayaw, kanta-kanta. 2 oras na ang lumipas. Linggo-linggo, ganun, sayaw-sayaw, kanta-kanta. Kaya tayo ang taga-sayaw at taga-kanta ng buong daigdig. Ang Pilipina, kung hindi siya katulong, siya ay mangangantao o siya ay prostitute. Yan ang pagkakilala sa buong daigdig sa Pilipina ngayon. Because we have allowed this poverty mentality na pumasok sa ating utak. Marami po akong nakita mga eksena sa ibang bansa. Mga Pilipinong pinagmamalupitan, tinatrato ng mababa, at sasabihin, pasensya ka na, talagang ganyan, eh Pilipina lang tayo. Ano? Ganun na yun, tatanggapin na natin, dahil Pilipino tayo, alila tayo ng daigdig. As long as you don't change this poverty mentality, hindi magkakaroon ng progreso. Eh, kanino dapat mag-umpisa yan sa ating mga Kristiyano? Because we are the light of the world. We are the salt of the earth. Ang pag-asa ng bayan na ito ay ang mga Kristiyano. To change the system. Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is God of gods, and the Lord of lords, the great God, mighty and awesome. Alam nga naman ang mga anak niya ay hindi. John 14:12, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I've been doing. He will do even greater things than this. In the ministry, in our private life, the Lord expects greatness because He has given us all the capacity, all the power to be great. If Christians are to conquer the world, to win the lost, to inherit the earth, they should first leave their poverty mentality and begin to do great things. Sa ating mga Kristiyano, ano pa po ang manifestation ng poverty mentality? Setting very low standards. Church naman yan, pwede na yan, ganyan-ganyan na lang. Very low standards for the ministry. Dahil meron tayong wrong concept na pag ministry, dapat simple. Sino may sabi nun? Nang ipinagawa ng Israel ang templo, they made a very fabulous temple for the Lord. And it was the talk not only of the town, it was the talk of the world, the Temple of Solomon. Hindi lang sila gumamit ng mga chippy-chippy materials. They had to get cedars from Lebanon. They had to quarry to get the finest stones. And they built it. At pati mga sulse, mga tahe, mga buhol na sa Bible. Basahin nyo kung paano gagawin ng mga kurtina, paano gagawin ng mga tali, paano gagawin ng sanctuary and everything. Sino may sabi sa inyo na ang God natin ay chippy-chippy? Kaya tuloy pag gumagawa tayo ng ating mga fellowship centers, sa mga churches, walang katesti-testimony sa mundo that our God is great. Nakita niyo ang mga kulto, alam niyo na yon.
pag nagpagawa sila ng mga templo nila kay lalaki at kay bibilis matapos. Kasi wala silang poverty mentality. They give. They really give. Alam nyo, ang merong poverty mentality dito sa bansang ito, ang mga Kristiyano, evangelical Christians. Pagka hindi pa binigyan ng Amerikano ng dollar, hindi makapagpagawa ng church. Pagka hindi pa binigyan ng Koreano ng pera, hindi makapagpagawa ng prayer mountain or something or this or that. Laging nakaasa. Kasi sabi nila, kasi mahirap naman tayong Pilipino. Hindi yan totoo! Tignan ninyo, ang number one na religion sa bansang ito, mahirap ba? Hindi. Naglalakihan ang kanilang mga templo at lahat ng kanilang mga trabahador, kay lalaki, kay babae, pero may mga naka-aircon, mga naka-high ace at kaysa sarap ng mga pinakain kahit beer ng santo. Hindi sila nagbe-behave like poor people. Tingnan nyo yung kulto na number one local cult dito. Ang dami-dami nilang pera. Hindi totoo na walang pera ang bayan na ito. The Archdiocese of Manila sends so much money to Rome every year that it is the richest archdiocese in the world. Hindi totoo. Pero bakit ganun ang mga Kristiyano kuripot? Something is wrong. Something is very wrong with the way we think and with the way we behave and with the way we support the church. Sa atin, pastor naman yan, di mahirapan, talagang ganun. Nagpastor siya. This is poverty mentality. Nag full-time work siya ng mission, di magutom, talagang ganyan ang buhay. It's part of it. Si Kristo nga, walang bahay. Wrong mentality. That's why we are not able to attract bright men and women to the ministry. Because what do? We starve them to death. All that young people have to see are pastors and full-time workers and missionaries, and they'll say, ayoko maging ganyan. Because we don't support them well. Kapag nakita mo na ang asawa ng pastor na medyo maganda ang damit, sabi mo na, tight yata namin yan yung suot niya. Or something. Poverty mentality. Ayaw mo nang makita ang iyong mga spiritual leader na masarap-sarap ang kinakain. Gusto mo magdusa. This is poverty mentality. And as long as you have that mentality, Christian, you will only get leaders that you deserve. Expand your world. Pag sinabi natin Christian, aba di dapat maganda ang quality. Hoy, Christian worker yan, dapat well-supported. Christian singer yan, invite natin. Dapat bigyan natin ng malaking love gift. Hindi, tiway na lang, Christian naman yan. Ano ba naman, mukhang pera naman yung singer na yan. Diregaluhan mo pa. Ano yun? Paano siya makakarating sa pupuntahan niya? Paano naman siya bumili ng damit niya? Paano naman siya magbubuhay? Tayo mga Christian, pagkapwa Christiano na, gusto na natin baratin. And yet, pag non-Christian, nandun lahat ang pera natin. Sino sa inyo ang namarat sa mga concert ng mga nagpo-focus concert dyan? Pag may mga concert ang mga non-Christian mga singers, bumibili ba kayo ng ticket? Tumatawad kayo? Bumabarat ba kayo? In fact, you should not always be going there in the first place. Pero pagka-Kristiyano ang mga singer, dapat tiwai. Kaya tuloy pagbuka ng bunga nga ng singer, nakikita mo pa yung tingang bisugo na kinain niya. Hindi malang maka-afford ng toothpaste. We are so unkind to Christians. Pag Christian school, gusto mo agad may discount. Christian store, gusto mo agad bakalan. Pagka-Kristiyano, lalo tayo generous. Sabi natin, hindi na ako tatawad. Kristiyano naman yan. Sa lahat hindi kitaan yan, magta-tight yan. Yung church niya, kahit hindi ko church yan, magpa-prosper yan. We must have this rich mentality. Naku, Christian printer ito, hinga natin ng discount. Christian ano to, hinga natin ng puro discount. Kaya tuloy, walang kakwenta-kwentang kliyente ang Kristiyano. We should set high standards. And yet, how can we eradicate poverty mentality? Unang-una, we should accept ourselves. But be functionally acceptable. Do not be what you are not. Begin with what you have. Look at yourself and see, what can I do? Alam nyo, Kristiyano, kung kayo ay malusog, dapat meron kayong trabaho. Kung hindi kayo employed, dapat may ginagawa kayo na pagkakakitaan. Mag buy and sell, do something. But it's a crime and it's a shame for a Christian to be idle at umasa sa kapwa. Lima na lang tayo bedridden, hindi ka na makakilos, paralitiko ka o something. Pero habang malusog ang iyong katawan, hindi mo lang dapat buhayan na yung sarili. You must produce something in excess of what you need so you can be productive. Trust God for provision. Do your part and trust God to do His. Take big steps of faith. Forget your smallness mentality. And if you want to be rich, you want to be prosperous, do something outrageous. Give. Give, give, give. Luke 6:38. Open your Bible. Give, and it will be given you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Alam niyo po, napakaganda ng example na ito, lalong-lalo sa pagtitindaan ng halimbawa bigas o maes, yung mga grains, mga buto-buto, lalo nung unang panahon, yan ay sinasalop. Sinusukat-sukat ang mga salop o mga balde-balde o mga tabo-tabo. Pagka medyo madaya ka, natindera, pag nagtakal ka ng bigas, pagbagsak ng bigas yan ay bumubuhabuhabaghag para puno agad. At saka medyo nakahiga pa ng konting salop para pag ganun mo, medyo may malaglag pang konting bigas para yung binayaran niya, huwag niyang makuha. Ganun. Pero ang ganda po ng picture dito, sabi niya, give and it will be given you. How will it be given you, sabi niya? A good measure. Tama ang sukatan. Pressed down. Tiniktik pa. Siniksik. Ano? Shaken together. Tingnan niyo yung salo, pag may bigas yun, ishake niyo. Ganun niyo. Uuho yung bigas. Uuho. Malalagyan niyo pa. Kaya sabi, siniksik, shaken together, running over. Yung lampas-lampas pa. And it will be given to you that way, when you give. Sabi, because with the measure you use, you will be measured. Napakaganda ng picture. When you give to the Lord and to the Lord's work, kapag ka ganito kalaki ang inyong sukatan at hinuhulog niyong ganon, ganon din kalaki ang gagamitin sa pagbibigay sa inyo. Pero kung ang sukatan ninyo sa pagbibigay sa Lord, tansan. Hindi tansan din ang sukatan pabalik. Kaya nga tayo gagapang sa hirap. But if we are generous, the Lord is generous. The Bible said that. Kung ano ang iyong panukat sa pagbibigay, yan ang gagamiting panukat sa'yo sa iyong pagtanggap. Kaya yung mga taong gustong lumamang, nalalamangan. Yung taong kuripot, kuripot din sa kanya ang mundong ito. But the generous person, hindi bulagsak ha? O yun yung pagpapalitin yung generous sa bulagsak. But a generous person will receive generosity from the Lord. What are the results of breaking through our poverty mentality? Number one, a whole new world. A whole new perspective. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Another result of breaking through mentality, poverty mentality, you are going to set up your foundation for prosperity. Naaayos yung pundasyon na pagpapatungan ng pagiging maluwag, ng pagiging mayaman. Psalm 1:3, a person thou who delights in the Lord is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, he prospers. Ang prosperity at spirituality ay magkakambal. Huwag niyong sabihin na poverty and spirituality ay magkakambal. Walang ganong verse. Fantasy yan ng maraming Kristiyano for so long. In whatever he does, he prospers. Does God want you to be rich? Yes. Psalm 36:7-8. How priceless is your love. Both high and low among men find refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house. You give them drink from your river of delight. God's people don't only eat, they feast on the abundance of God's house. And another result of breaking through this mentality is actual prosperity. Una in the mind, then you set the foundation, then actual prosperity. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kapag naghirap ka sa mga kalooban siguro ng Diyos, hoy, basahin mo ang Jeremiah 29:11. Ang kalooban ng Diyos is that we will be prosperous. Kung tayo naghihirap dahil chastisement, yun ang naging kalooban para tayo ma-chastise. But once you have learned the lesson, magiging ka na uling prosperous. Hindi kailanman sukat ng kabanalan ng pagiging dukha. So we should ask ourselves. And then of course, a great result of breaking through the poverty mentality once we have really become prosperous is to rule the world. Di ba yung golden rule you have heard? Oh, you have heard this. Who has the gold rules? Totoo or not? You want to rule the world, you want to influence the world, you want to evangelize the world, be rich. And then you will be able to assert that influence. Sabi na lang ni Lord, go and be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. How can you go to Judea, to Samaria, to the ends of the earth kung wala kang pamasahe, missionary? Sabi ni Lord, disciple all nations. How can you disciple kung wala kang fund? Help the poor, give to the needy. How can you help kung ikaw mismo ay wala? When the Lord tells you to help, He expects you to have more than what you need so you can help.
So does the Lord expect you to be prosperous? Yes. Because if you're not prosperous, you cannot help. Does the Lord want us to be rich? Yes. So how un-Christian? But this is what the Bible tells us. Break free from poverty mentality. You are rich. You are the child of the King. Take your rightful place. Enough of poverty. Hindi pa ba kayo sawa? Sa hirap. Hindi pa ba kayo sawa sa nakikita nating hirap? Walang mga anghel na bababa sa langit para tayo itayo mula sa hirap. Dapat natin gawin yan by God's grace and our labor. Make wealth. But before that, change your mind. Get rid of your poverty mentality. Think rich because you are. Our Heavenly Father, salamat po sa pakikipag-usap niya sa amin. Salamat, Panginoon, na bagamat kayo ang ruler of the entire creation, you think of our welfare and you want us to be prosperous. Panginoon, kung meron po kami nga misguided mentality and misguided forms of spirituality, equating godliness with poverty, forgive us, Lord. Kung meron po sa amin na naging tamad at walang silbi ng matagal na panahon, patawarin niyo po kami for wasting your resources. And give us now, O Lord, that capacity to be productive. Kung meron sa amin ditong palaasa, laging nagnanasa, subalit laging inaasa sa iba, turuan mo kami, Panginoon, tumindig sa mga paang ibinigay mo sa amin. At kung meron dito, Panginoon, ngayon na lubhang nahihirapan sa buhay, sa pananalapi, palayain mo, Lord, una ang isip at pagkatapos ang buong buhay, that we will be prosperous as you want us to be. Salamat, Lord, dahil mahal niyo kami. We give thanks to you because you want us to be prosperous. We give thanks to you because you want us to be free from poverty. Father, set us free. Let your will be done.